evening. Hi, Mom. I love you, anak. Ang kwento ko tungkol sa Betamax. Sa panahon ng Betamax, lumaki ako sa Quezon. Kami yung taga, may mga tito ko, meron silang Betamax shop. So kami yung taga-kopya ng mga pirated. Nung panahon na yun, natuto ako tumugtog ng organ, ng gitara. Simula akong magbanda. So medyo, dun din nabuo yung taste ko sa music. Ito yung mga una, sila sa Juan de la Cruz. A few months ago, nakatanggap akong tawag sa, para kumanta sa kanila sa SOP, kasama sila tsaka si Manny Pacquiao. Hindi dumating si Pacquiao, sabi ko kay Pepe sa stage, sabi ko, Piaps, ang lungkot naman ang dudugtugin natin, himig natin. Sabi niya, yun lang alam ni Pacquiao eh. Wala naman si Pacquiao. So lumapit si Pepe sa mic, pag sabi nung floor director kayo na, pinalitan niya yung kanta. Na nayanig sila lahat. Ito si Bosho, isang legendary drummer. Sayang hindi na natin siya kasama ngayon. Nung nasa college ako nung 80s, nung late 80s, ang uso yun, side A, dapat kagalang-galang ka mag-drums. So nakita ko si Bosho, nag-iba ng lahat. Eto ang The Jerks, sina Chikoy, si Nitoy. Silang, dapat kailangan nyo sa marinig kung narinig nyo yung Eraserheads. Ito ang template ng Eraserheads. Pinapanood namin sila nun sa Mayricks tsaka sa Red Rocks, na naging Club Dread. Madami kaming ninakaw sa kanila. Pinroduce namin ni Ellie yung first album nila, kaso nagka-problema yung management nila tsaka yung BMG. Ito si Edro Abraham, isa sa aming mga mentor. Si Edro ang leader ng Contra Gapi. Siya yung nagturo sa amin kung paano hindi mo kailangan maging eksperto para makagawa ng magandang musika. Kahit ano pinupukpok niya, kahit ano sinasewa niya, kahit ano kinakanta niya. Yun, siya si ano. Ito yung Apo, ito yung unang concert na napanood ko noong 1976. Nakatira kami sa Legazpi. Tapos, first concert ko yun ever, nanalo ako ng plaka. Yung plaka, hindi Apo, so ang lungkot ko, pero pinapakinggan ko every few years. Naintindihan ko lang nung matanda na ako, acid jazz pala yun. Tapos nakilala ko yung mga tumugtog doon. Ito si Francis M., inaanak niyan yung anak ko. Isa sa mga pinakamasipag at creative na tao na nakilala ko, painter, artist, musician, actor, host, lahat. Hanggang nasa ospital siya, may ginawa kaming remix through email. Kalbo na siya, hindi kami nakikita pero natapos namin yung remix. Si Sampagita, tumugtog kami para sa kanya sa isang mix mo. Kasama namin yung Urban Dub, sabi niya sa amin, "You guys are very tight, ah." Tapos siya dapat yung kasama namin sa sugod, kaya meron doon fiesta. Yun yung line ni Sampagita sa mga kanta niya. Panahon na, para magsaya, fiesta. Tapos hindi siya pumayag kasi hindi daw kami sikat. Si Ryan kaya biyabi sa mga idol namin. Siya yung una kong narinig doon sa show niya, Ryan Musikahan, na I'm not really a very good songwriter. I see myself as an arranger. So siya, okay pala yung arranger ng bata. So inaral ko paano mag-arrange. So ngayon, natuto, isa sa mga idol ko yan, si Ryan Kiyabiyab. Of course, Tito Vic and Joey mula Itbulaga, School Bukol, one of the hardest working people in show business. Sila rin ang VST. Sila rin yun. Music nila, parody nila, masipag. Tapos, hindi lang sila creative na people. Na may mga kaibigan ako na nakilala sa Itbulaga, kung mag-alaga sila ng crew nila, ibang klase rin. Si Gary Valenciano nakita ko tumugtog sa Lucena nung high school ako. Pwede pala yun. Kasi noon uso lang yung mga balladeer, sina Marco Season, sina... Tapos lumabas si Gary, lahat sumasayaw, kumakanta, nagbe-breakdance. So, nilibre niya ako ng steak last year. Steak. Tsaka magaling siya mag-bike. Si Martin, nung college kami ni Buddy, yung racket namin, tumutugtog kami sa mga kasal. Tapos ito yung isa sa mga paboritong request, mga kanta ni Martin Rivera. Kasi wala pa nung video, okay, wala pa nung ano. So tutugtog kami ng pyesa, lalapit yung singer na kamag-anak nung kinasal. Tapos mga Martin Rivera yung kinakanta. Yung The Don, kaya ako nagbanda. Dahil sa The Don, sila may sala. Pero si Buddy yung bandmate nila ngayon. Na-produce ko yung ilang songs nila, Dream Project ko yun last year. Tapos nakapag-drums ako sa kanila nung umakyat sa bundok si June Boy, malakas pala sila tumugtog. Tsaka mahaba yung sets nila kahit todo. Ito, Ethnic Faces, kailangan nyo makilala itong mga to. Si Jack Sikat, sayang medyo nawawala siya bigla, tapos bumabalik.
Pero ang dami namin napulot kay Jack Sikat sa Club Dread. Parang may kakaiba siyang sense of humor, kaya ganun din yung Eraserheads. Medyo pinagtatawa na namin yung sarili namin, pero medyo seryoso. Ito si Binky Lampano, napanood ko sa UP nung freshman ako sa Ten of Another Kind gig. Isang napaka-dynamic na performer, parang nilamon niya yung buong stage, tapos hanggang sa banyo, sa backstage, kumakanta siya, tapos kumakanta rin siya ng walang mic, so sobrang niyang sayang na sa Amerika na siya ngayon, blues singer na siya, Dean's December yung banda niya. The Woods. Nung nakita ko yung The Woods nakasabay namin, nakadamit sila na pampreso, tapos super political sila, sobrang intense ng performance, tapos a few years ago, tinawagan ako ni Rico ng River Maya, tapos ginawa namin yung Inosente lang nagtataka sa sobra. Ang stoke, wala akong boses na, pero punk rock. Ito, Betrayed, si Dominic, si Doming, naging Tropical Depression pioneers ng punk rock, ng ska, ng reggae. Nung nag-reform yung ibang members ng Betrayed nung 90s, umalis yung drummer nilang Amerikano eh, tapos nag-drums ako sa kanila sa sobrang renowned stoke. NU 107 nung sa probinsya, mahina yung signal ng NU eh, so sa isang lugar lang yung radyo. Doon lang siya bukas, kahit nung, tsaka nung college, 24 hours, hindi kami nakikinig ng LA kasi anti-hip-hop sila, Baduy yun. LA 105, Baduy. Bago ang NU, nandun ang XB. Yung XB hindi talaga nakakarating sa probinsya yung signal nila. So yung mga kaibigan namin na nag-college na, wow, taga Manila. Dinadala nila kami ng mixtapes galing sa XB 102. Tapos sila lang yung, oh may ganito pala, pwede pala yung ganitong music. Hindi lang yung naririnig mo sa regular radio. Nandun yung mga, wow, The Cure, mga The Smiths. Tapos Club Dread, dito kami natututumugtog. Dito kami nagka-girlfriends. Hindi sa Eastwood, sa Timog. Sobrang low res nung Timog, so pinalitan nila eh. Salamat pala. Sa isa, Club Dread kami, parang naging bahay namin. Ngayon, sa Giho na, pero yung bago namin bahay. Pero sa Dread kami natuto ng lahat. Maraming salamat. Music, tsaka yung art ang humuhubog ng ating lipunan at kultura, hindi politika. Padayon. Salamat. Padayon, Jude.